natalo po ang demokrasya ngayong araw na ito. Gaya nung sinasabi ko last week, ang itong mga petisyon namin sa korte ay isang pagsubok sa tibay ng ating demokrasya, ng ating judicial system. Kahit ipinakita na namin lahat ng ebidensya kontra dun sa kanilang mga kadahilanan kung bakit na-revoke ang aming amnesty, eh gayon pa rin ay inilabas pa rin itong warrant nito. So, officially, wala na po tayong demokrasya. This case goes beyond me. Dito nakikita, wala po akong krimen na ginawa kasi nagbigyan nga ako ng amnesty. 7 taon na ang nakalipas. Ito ay maliwanag na pamiipit ni Mr. Duterte sa mga kritiko niya sa politika, yung mga nagsasabi ng totoo at hindi niya maharap. Ngayon po, ang aming intensyon ay mag-post ng bail. Gaya na sinabi ko, sasama ako sa arresting team pagka merong warrant. No matter how unjust that warrant may be, pero yun yun. So, after this, ano na ako, dire-diretso na kami mag-post na pay. Yun po. May sort na ba yung warrant? Nandito na yung warrant na eh, alam na ng buong Pilipinas. So, wala pa rin po sa amin, but... Unahan nyo na. Para, ganun din yun eh. RTC number two. Yes. Ating makontakte po. Sir, kasi, ito, si Bill Forte, may warrant of arrest. Paano yung AFP? May information ba na inaabangan pa rin kayo? May worry ba na baka maglabas yung office? Well, malalaman nyo yan. Malalaman nyo yan. At least, dito, nag-post ako ng bail, di, ayan na yan, maliwala na yan. So, sir, wala kayong worry na ma-intercept ng AFP paglabas ninyo, yung sinasabi nyo? I'm sure you will know, di ba, kung ma-interceptin na ako nila and arrest you and for another reason, di yun yun. But for all intents and purposes, nanaig ang kadiliman at kasamaan dito sa ating bayan. So, kung ano man ang mangyari sa hinaharap, ay nasa kamay ng sambayan ng Pilipinas. Sir, will you go up to the Supreme Court on this particular? Bahala na yung mga lawyers about it. But for now, that's the decision. Sir, after filing, balik kayo sa Senate, regular thing ulit? Well, may session dito, may trabaho tayo. Ganun po yan. Pero mag-isig sa hindi na ako arrestuhin, di ba? So we need the final judgment on the matter. Sir, do you think it has something to do sa sinasabi na parang yung maggalo na ang ipagsabuanan para dun sa pagpupagsak sa Duterte administration kaya pinatatanin ito? It has nothing to do with anything, no? Except dun sa gigil at pang ano to? Pagiging bengador ni Duterte at ng kanyang mga alagad. Kung ano man yung mga dahilan na yan, mga palusog na yan, wala na yan. Na-blanco ko na yan. Ipinakita ko lahat ng dapat ipakita na ako po ay nag-file ng amnesty. Meron kami mga testigo ang pinanisinta. Nag-admit ako ng guilt. Nakasaad doon. At lahat ng requirements sa amnesty ay ginampanan ko. Kaya nga naging valid yung amnesty. Ganun din, pinakita ko rin na ang pumirma ng aking amnesty proclamation ay si President Aquino, contrary doon sa sinasabi ni Duterte, at yung certificate na sinasabi ay ganun din sa mga ibang nagbenepisyo ng amnesty ay hindi presidente ang pumipirma, kung hindi yung mga amnesty commissions. Pero presidente ang nag-grant ng amnesty. Kumbaga talagang walang lusot. So dito ay pinwersa, binaluktot ang batas. At kaya nga, nag-fail. Sir, nagulaw. Ito ang ating demokrasya at mga institusyon. So, I need to stop on that para ma-ano natin. Sir, after lang, sir. Uwi kayo or babalik kayo, sir. Salamat po.